Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Ikinatutuwa kong nasa mabuti kayong kalagayan. Sa oras na ito, maligaya akong makasama kayo dito sa TV Eskwela. Ako po ang magiging guro ninyo sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ikalawang baitang. Ako nga pala si Ginang Eisenburn Pakulanang Lim mula sa Monyas Elementary School, Mungkayo East District. Ngayong araw ay tatalakayin at pakikinggan natin ang paksang-aralin ng Module 5, pagpili at pagkain ng masusustansyang pagkain ayon sa oras at pangangailangan ng katawan. Pagkatapos mong matutunan ang mga aralin sa module na ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang pagkain dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan. Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlong pangkat ng pagkain. Mga bata, handa na ba kayo? Yeah! Mabuti! Ihanda ang inyong mga kagamitan tulad ng lapis, papel at ang inyong module at buksan ito sa pahina isa. Subukin, panuto, tukuyin ang mga pagkaing iyong kinakain. Ikahon ang iyong mga sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang larawan, French fries. Ikalawang larawan, magaling, saging. Ikatlong larawan, burger. Ikaapat na larawan, magaling, gulay. Ikalimang larawan, apple. Ika-anim na larawan, ice cream. At panghuling larawan, popcorn. Mahusay, mga bata! Sa dami ng mga bagay na kailangan mong gawin araw-araw bilang mag-aaral, nararapat lamang na kumain ka ng masusustansyang pagkain na magpapalusog at magpapalakas ng iyong katawan. Makinig na mabuti at aking babasahin ang usapan ng tatlong batang magkakaibigan na sina Lina, Lino at Lita tungkol sa mga paborito nilang mga pagkain. Ang paborito kong mga pagkain ay tinapay na may palaman, kanin at kamote. Ang mga pagkain ito ay nibibilang sa Go Foods, nagbibigay ng lakas para sa aking pang-araw-araw na mga gawain. Isda, gatas at manok ang mga gusto kong kainin. Ang mga ito ay nagpapalaki at nagpapatibay ng aking katawan. Nabibilang ang mga ito sa pangkat ng Grow Foods. Papaya, saging at pinya ang ilan sa mga paborito kong prutas. Gustong-gusto ko rin kapag nagluluto si nanay ng saluyot at sitaw. Ito ang mga paborito kong pagkain. Ang mga ito ay nabibilang sa pangkat na Glow Foods. Nagsisilbi ang mga ito na pananggalang sa sakit at impeksyon. Sa usapan ito, nina Lina, Lino at Lita ay iyong natutuhan ang mga pagkain dapat mong kainin upang mapanatiling malusog at masigla ang iyong katawan. Ang mga kaalamang ito ay makatutulong sa iyo upang mapagtagumpayan ang susunod na gawain. At ngayon naman, buksan ang inyong module sa pahina 3. Balikan. Tukuyin kung saan nabibilang ang mga larawan ng pagkain sa ibaba.
isulat sa patlang pagkatapos ng mga larawan ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang larawan. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Tama! Grow Foods! Ikalawang larawan. Magaling! Ikaw ay tama na naman! Go Foods ang tamang sagot. Ikatlong larawan. Mahusay! Glow Foods! Kung iyong naibigay ang mga tamang sagot, sa palagay ko ay handang-handa na kayo para sa ating bagong aralin. Mahalagang malaman ang mga masusustansyang pagkain na mabuti para sa ating kalusugan upang maging malakas at masigla ang ating pangangatawan. May tatlong pangkat ng pagkain na makatutulong upang maging malakas at malusog ang ating pangangatawan. Ang mga ito ay ang sumusunod. Una, Go Foods. Ito ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas at enerhiya para sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Halimbawa, tinapay, kanin, at kamote. Pangalawa, Grow Foods. Ito ang mga pagkaing nagpapalaki at nagpapatibay ng katawan. Ilan sa mga halimbawa ay isda, manok, at gatas. Pangatlo, Glow Foods. Ito ang mga pagkaing nagsisilbing pananggalang sa sakit at impeksyon. Halimbawa, papaya, saging, at sitaw. May tamang oras din sa pagpili at pagkain na masusustansyang pagkain ayon sa pangangailangan ng katawan. Umagahan, minindal, tanghalian, at hapunan. Ang umagahan ay karaniwang mula sa ika-anim hanggang ika-pito ng umaga. Ang mga pagkaing makapagbibigay ng lakas ang dapat kainin. Ang gatas, kanin, karne, at prutas ay mainam na umagahan. Minindal. Maaari itong paglaanan ng oras sa umaga tuwing ika-siyam hanggang ika-sampo ng umaga o ika-tatlo hanggang ika-apat ng hapon. Upang mapanatili ang lakas bago mananghalian o maghapunan. Ang tinapay, sopas, spaghetti, pansit, saba at iba pang masusustansyang pagkain at inumin ang maaaring ibaon o bilhin. Tanghalian. Karaniwang ikalabing isa hanggang ikalabing dalawa ng umaga. Mula sa paggawa ng mga gawaing pang umaga, kinakailangan na muling punan ang tiyan. Ang mga pagkaing maaaring pagtambalin ay isda, kanin at gulay, o karne, kanin at gulay. Hapunan. Karaniwang mula sa ika-anim hanggang ika-pito ng gabi. Maaaring kumain ng pagkain tulad ng pananghalian, ngunit dapat sapat lamang ang dami upang magkaroon ang katawan ng sapat na oras upang matunaw ang mga pagkain kinain sa maghapon. Pagkaing madaling tunawin ang dapat kainin tulad ng gulay at isda. Mga bata, sa gawain ito, iyong susuriin ang bawat sitwasyon na aking ibibigay. Lagyan ng check ang mga naibibigay ng sumusunod na pagkain. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel.
Handa na ba kayo? Yeah! Kung handa na, ikaway-kaway ang inyong mga lapis. Una, itlog. Ang tamang sagot ay sumusuporta sa paglaki. Pangalawa, karne. Kung ang iyong sagot ay sumusuporta sa paglaki, ikaw ay tama. Magaling! Pangatlo, sitaw. Ano ang iyong sagot? Tama! Ang tamang sagot ay pananggalang sa sakit at impeksyon. Pang-apat, kanin. Magaling! Dahil ang tamang sagot ay nagbibigay ng lakas at enerhiya. At pang-lima, pinya. Ang galing! Ang tamang sagot ay pananggalang sa sakit at impeksyon. Mahusay mga bata! Yeah! Ngayon naman, ihanda ang sarili para sa isang gawain. Buksan ang module sa pahina 7, Pagyamanin. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sumulat ng 5 halimbawa ng sumusunod na pangkat na mga pagkain. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Inyo bang napunan ng 5 halimbawa ang bawat pangkat? Yeah! Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa isang pagsubok. Muli ay ihanda ang lapis at module at buksan ito sa pahina 8. Isagawa. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay masustansyang pagkain at X kung hindi. Una, saging. Pangalawa, soft drinks. Pangatlo, donut. Pang-apat, karne. At pang-lima, ampalaya. At para sa huling bahagi ng ating gawain sa hapon na ito, tingnan ang module sa pahina 9. Tayahin, ihanda ang kwaderno at gamit panulat. Piliin ang titik ng tamang sagot. Tukuyin kung saang grupo na bibilang ang mga pagkain. Muli, isulat ang iyong sagot sa kwaderno o sagutang papel. Una, ang tatlong pangkat ng pagkain na dapat kainin ng isang bata ay A. Go, grow, at gun foods. B. Go, grow, at glow foods. C. Grown, go, grow foods. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak! Titik B! Go, grow, at glow foods! Magaling! Pangalawa, ito ay halimbawa ng go foods. A. Isda. B. Sitaw. C. Tinapay. Kung ang sagot ninyo ay titik C, tama! Ang tinapay ay halimbawa ng go foods. Pangatlo, halimbawa ng grow foods. A. Gatas. B. Kanin. C. Talong. Ano naman kaya ang tamang sagot? Tama! Titik A. Gatas. Mahusay! Yeah! Pang-apat. Nabibilang
glow foods ang mga ito. A. Kanin. B. Gatas. C. Papaya. Kung ang sagot ninyo ay titik C, magaling! Papaya ang tamang sagot! Yay! Sa wakas, naibahagi na sa inyo ng module na ito ang mga paraan ng pagpili at pagkain na masusustansyang pagkain ayon sa oras at pangangailangan ng katawan. Yay! Iyon na ang natutunan ang mga pagkain dapat kainin na makatutulong upang mapalakas at mapasigla ang katawan. Naway naging masaya kayo at may maraming natutunan sa ating masayang talakayan. Maraming salamat mga bata! Lubos kong kinagagalak na makasama kayo hanggang sa dulo ng araling ito. Muli, ako si Ginang Eisenburn Pakulanang Lim ng Monyos Elementary School, Mungkayo East District, na nagsasabing dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama! Bye-bye!